Dear Artisan Jones, dia atas yang mengundang. Nampak kegagalan dan kalau dipindahkan dengan the governor of Castillo was the first elected governor in our province. Bakit? Yan iba daw appointed. Makita that election hindi lang ang pumili ng mga taong bayan. Pinili ng Diyos. Kung ang Diyos ang pumili sa inyo, siya ang nagpupuno sa inyo. Maraming kwento niya sa Biblia, sasabihin ng mga tinili ng Diyos, Lord, di ko na niya kaya. Lord, marami ang pagkukulang. Lord, marami ang pagkakamali. Lord, natatakot ako. Baka ako'y maraming sabihin ng ibang tao. Sabi ng Panginoon, pinili kita. Tayo din pinipili ng Diyos sa iba't ibang pamamaraan. May mga pinili ng lingkod dito sa bayan ng Tanawan. May mga pinili na maging lingkod sa kanilang pamilya, sa kanilang organisasyon, sa kapwa. Pinili tayo lang ng Diyos. And during those times, when there are times that we doubt ourselves, when there are times that we are down, that we do not know what to do, tandaan mo, ang Diyos ang pumili sa iyo. At kapag pinili ka ng Panginoon, siya ang tutulong sa iyo. Sa anumang bagay na iyong ginagawa, buksan mo lagi ang iyong puso. Lord, tulungan mo ako. Pagayan mo ako. At sigurado, we can, you know, we can do all things because we can do all things in Christ. Sa araw na ito, pagpasalamat natin ang biyaya ng Diyos sa ehemplo at alaala ni Governor Modesto Castillo. At lahat ipagdasal natin ang mga nauna sa atin, mga binamahal natin yung ang mga nauna mga kapamudo na mga naging lingkod ng bayan at kanawa nito. At yan din, kung paano natin sila pinagdarasal, patuloy din natin pinagdarasal ang mga patuloy na namumuno sa ating bayan. Kayo, ang mga tagapaglingkod ng bayan at kanawa, lungsod ng tanawin mo, kayo ay instrumento rin ng Diyos. Maalala na kayo'y pinili ng Panginoon upang kayo maging instrumento ng kanyang pagmamahal sa mundo. Kaya ating kinihilingin na sa ating lahat malangan ang Espiritu ng Panginoon upang tayong lahat sama-sama tatahak sa daan ng kabutihan at kabanalan hanggang ating makamtan ang buhay na walang sa ngalan mo na walang Espiritu Santo at malangili tayo na upo at tahimik tayo manalangin alalahan natin ang ating pinagliliwang kaarawan ng Governor Modesto Castillo. Pagkasal natin ang buong bayan ng Tanawan, pagkasal natin ang buong lalabigyan ng Batangas at ipagkasal natin ang lahat ng tao sa mundo ito.
celebrar la misa por derivado en liturgia nautio cristina. Magpasawalang hanggan. Sumayin niyo ang Panginoon. Taas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Ang maraming mga kapangyarihan, tunay ng marapat ko ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Kristo aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling. Noong lahat ng umihirang ay lulikahin, siya'y sinubo mo para kami sumpit kami at kaya siya'y kinalina ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kang pinasambay ng balanpa sa iyo. Pinag-iisan niyang iunat sa krus at kanyang mga kamay upang magbukas sa kamatayan at himahen ng pagkabugay. Kaya kayo sa mga anghel na nagsisiyawit ng papuli sa iyo, walang nabay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mahapo, natutulong ang langit at lupa na nakapiwaan, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang mga kanilito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Sa bahagi nito tayo itindi ng may magpagana sa ating bahagi ng pagbabahagi ko ito para sa pagpaparangan sa katawan at dugo ng Panginoong Hesukristo. Ang maraming banal ito ang bukal ng dalang kamalanan. Kahit sa pamamagitan ng Espiritu doon ng banal mga kalabi ito, pampara sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Lagi niya ay pinag-iisang puso niyo ang maging hindi. Kinuha niya at dinapay. Pinasalamatan ka niya. Pinag-alihati niya yun. Ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyo lahat ito at kainin. Ito ang aking katawan. Ngayon ito para sa inyo. Eh, hindi naman matapos ang kapunan, kinuha ang kalis, hindi kanya pinasalamatan, ibinigay niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bawat walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa iyo, para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin.
ipagbunyay natin ang misteryo ng pananampalataya. Ama, ginagawa namin ngayon pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhi ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo, tinatay na nagbibigay buhay, ang kalis sa katakayo ng kaligtasan. Kami ni Papa, salamat dahil kami narapat tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasabi namin kami magsasabi-sabi sa katawan at tubig ni Kristo na mamuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Mamaling namin may simba na naganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, Gilbert namin as Bispo at ang kanilang kaparehan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na hinlay na may pag-asa sila muling mabubukay din din na lahat ng mga kumakay. Kawal mo sila at patuloyin sa iyong kalungagan. Kawal mo pag indapati kaming lahat ng mga kasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Berhing Maria na inang ng Diyos. Kaysa ng pausan sa kanyang esposo, mga apostol, San Juan Evangelista at lahat ng mga banal na muna dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwanawa namin pupupuli sa ikararal mo sa pamamagitan na iyo na ng aming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos, turo ni Jesus Panginoon natin at Diyos, pahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng salangit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakain sa araw-araw at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin at huwag mo kaming ipalintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ko kay Panginoon, ligtas sa kasalanan na iyo sa lahat ng kapangyarihan sa mandalang aming pinananalikan ng makilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Yesu Kristo. Sa pagkakayo ay ang kapangyarihan at kapangyarihan magpakailanman ang Panginoon sa Kristo. Sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iiwan ko sa iyo, aking kapayapaan binibigay ko sa iyo. Tumayo mo ang aming pananampalataya at huwag mo aming mga pagkatasan. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ay sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. Magbigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Cordero ng Diyos, nag-alis kasalanan ng sanlibutan, mamo at kasama. Kordero ng Diyos, nag-alis kasalanan ng sanlibutan, mamo at kasama. Kordero ng Diyos, nag-alis pagkaloob mo sa amin ang pahala.
Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan at sanggitan. Mapalad ang mga inangyayahan sa kanyang pananapit. Panginoon, ang katawan ni Kristo. Tayo.
halimbawa kamahalan, ang pagyanam sa inyong pagbibigay, kagalingan, ay pumawi nawa sa ating mga nagawang pagsuway, at magdudulot nawa ng inyong mga kinahulugan sa pamamagitan ng Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sama-sama tayo lumapit din sa Hanggang Maria. Alam natin, makapagtuloy tayo lumalapit sa mahal na ina. Inilalapit tayo kay Jesus, kay anak niya. Kapag tayo'y lumuro sa ating buhay, pananampalataya, at tayong lahat patuloy ng mga instrumento ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Lumapit tayo sa mahal na ina. Aba, Ginoong Maria, nagbubuhay ng Diyos, ang Panginoon Diyos sa mga sinin, huwag kang magpala sa babae na, at inapala ang mga ngayon ng Diyos Jesus. Santa Maria, ang Diyos, at ang langit ng mga sinan, ngayon ako kami mamamatay. Amen. Maraming salamat po sa lahat ng mga nag-isa sa ating banal na pagdiriwang, sa ating pagtulong lingkod, sa ating lungsod ng Panawan, sa pamilya at mamahal sa buhay ng ating minamahal Governor Modesto Castillo, sa lahat po ng mga lalo ito, mga kapamilya, kaibigan, kasama, at lahat ng mga naglingkod sa araw na ito, kasama ang mga minister, ang ating lektor, at tayong lahat na sumusunod sa Panginoong Hesus Kristo, tuloy-tuloy natin tanggapin sa ating buhay ang biyaya ng Diyos. Tayo kanyang tutulungan na magampanan ang kanyang atas upang tayong lahat sama-sama haakayin ang lahat ng tao sa mundo patungo kay Kristo. Sumayin niyo ang Panginoon. Iupunin niyo ang inyong mga ulo para sa maringal na pagpapaspas. Gawa nawa kayo ng pagpapala ng maawaing Diyos upang lagi ninyong mapahalagahan ang kanyang karunungang nagdudulot ng kaligtasan walang hanggan. Amen. Gawa nawa ng kapatagan ng Diyos ang inyong pananampalataya na nasasalig sa kanyang pagmamahal upang mamalagi kayong nagsisikap gumawa ng kabutihan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Patnubaylawa ng Diyos ang inyong paglakad sa daang hahantong sa kanya upang inyong tanuntunin ang landas ng pag-ibig at kapayapaan walang hanggan. Amen. At pagpalaan kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang misa ay naiaray na mayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Thank you.
Maraming salamat po kay Father Renz Bossy at sa kanyang Father, Brother Rolly at Brother Jerry at sa ating Father, kay Mama Marilu Herrera Canegas. Magsipo po muna tayo at lago po tayo sa ikatlong bahagi ng ating programa.
po na po ang lahat. Maraming salamat po. Sa atin po yung ginagalang na ina ng lungsod, kagalang-galang Angeline Sweet Halili, na kinakatawanin po ng ating Chief of Staff, Sir Casey Sanyano. Sa atin pong pangalawang punong lungsod, kagalang-galang Attorney Hermenegildo G. Trinidad Jr. At sa miyembro po ng Sangguniang Panlungsod, sa mga department heads at executive assistant, at sa ating pong DepEd, sa pangunguna po ng ating school division sa superintendent, si Sir Helio Opulensya, kasama si Sir Kini. Sa samahang batanggay niya po, sa pangunguna ni Tita Imerio, sa abaka po, sa pangunguna po ni Sir kagalang-galang Eugene Quezon. Sa ating pong panauhing pandangan na mamaya po ay ipakikilala, sa ating pong pamilya ni Governor Modesto Castillo po. Sa lahat po ng organisasyon na narito ngayon, sa kapwa ko empleyado ng pamahalang lungsod, isang mapagpalang umaga po. Ginugunita po natin ngayon ang 137 taong anibersaryo ng kapanganakan ng ating dinadakila at itinuturing na lingkod bayan, ang tunay na lubong Tanawenyo, dating gobernador na nalubigan ng Batangas, Modesto Quirino Castillo. Ang dati po natin gobernador ay nagkaanak po ng 6. At ang isa po dyan ay yung pong, kung nabalitaan nyo, yung pinagpakitaan ng petals ni Mama Mary sa Mount Carmel, si Sister Teresita Castillo. Siya po ay naging konsehal ng bayan noong 1912, kasama po ni Mayor Antonio de Mayuga. Naging gobernador po ng Batangas noong 1922 to 1932. Siya po ang kauna-unahang gobernador na nakatatlong termino ng panunungkulan. At sa termino po niya ay naipatuyo din ang ating kauna-unahang munisipyo po dito sa Tanawan, ang ating pong regional hospital sa Batangas, at yun pong ating kapitolyo. Yan. Sa term po niya yan, nagsimula. Naglingkod po ng tapat na may pagmamahal at takot sa Diyos, pagmamahal sa bayan at pagmamahal po sa may hirap nating mamamayan. Ang dati po nating gobernador ay siya po ay naging konsehal. Ano po bago po naging niya, siya po ay naging gobernador. At ito po ay kagaya po no ng magbibigay po ng ating pambungad na pagbati. Siya po ay dati rin nating konsehal ng bayan bago po naging pangalawang punong lungsod. Isang magaling pong abogado rin, kagaya din po ni Governor Modesto Castillo. Tinatawagan ko po ang ating pong pangalawang punong lungsod, kagalagalang Attorney Hermenegildo Trinidad. Okay, thank you very much, Remy. So muli, isang magandang umaga sa ating lahat. This is actually, should I say, my 20th attendance in the celebration of birth anniversary of Governor Modesto Castillo. But before that, I really don't know who is Governor Modesto Castillo. Yun po yung totoo. Even before joining public service, I don't really have the idea of who is Governor Modesto Castillo. Ang alam ko lang, pag sinabing Modesto Castillo, itong lugar na ito. I just thought that what is Modesto Castillo refers to this facility, to the building that we have today. But I am very glad at the same time that every year, little by little, I get some knowledge of who is Governor Modesto Q. Castillo. And I am hoping and I am expecting definitely that this morning, through our guest speaker, I will learn a lot about our good kababayan. So that will be my challenge to the guest speaker for this morning,
to enlighten not only me, but of course most people today, except dun po sa mga, ewan ko lang kung may kamalalay may ito dito na makakaalam personally. Pero ang mahalaga rin pong nakita ko at naobserbahan ko for the past 20 years that I've been joining the celebration ay yung kaanak at pamilya ni Governor Modesto Castillo, who are very, very proud of Governor Modesto Castillo. At sana ito yata ho ay ang pamilya ng Ginoong Mariano Castillo. Sino po yung pamilya ng Mariano Castillo? Patayo nga ho kayo para makita namin. Yan. Ito pala ang pamilya. Palakpakan mo ninyo. Yan. Ang pamilya po ng Florencio Castillo. Ang pamilya po ng Carlos Castillo. Ang pamilya po ng Aida Castillo Herrera. At ang pamilya po ng Jose Castillo. At narito rin po si Miss Maria Rachel Cabigao Holero. Kayo po yun. Kaya po, special mention, kayo lang po ang nag-represent sa inyong pamilya. And of course, Marilu Herrera Villegas also. Yun. Kaya po naman kayo, dahil kayo yung nagbasa kanina. And of course, good friend, Colonel Arthur Castillo. Nasaan si Arthur? Yun, narito. So, palakpakan natin ang pamilya, complete in attendance with the respective representation. Yan po yung hinahanap namin. Kasi most of the time, we are celebrating commemoration, death, or better anniversary of a good Canawenyo. But, to our dismay, minsan, kami pala ang naroon. Most open, kami lang ang naroon. Kaya minsan po kami nagtatanong, kami ba lang may gustong mag-celebrate ng kaarawan o kamatayan ng isang magaling na Canawenyo? But in case of Governor Castillo, iba. The family of the late governor are always complete and attendance. Palakpakan po natin. Kaya naman po, sa pagkakataong ito, inais ko rin batiin at pasalamatan, siyempre, ang ating namumuna sa samahang Batangin niya. Ang napakaganda. At nag-iisa na may bahay ng dating alkalde ng dating bayan ng Tanawan, ang Ginang Emerlina Lirio. Marami ka nga yung mabayaran sa akin. At sama po natin ang United Kabalikan Sibiko. Maraming salamat na kanina ay nag-alay din ng Bulaklak. Kasama ang Department of Education Schools Division of the City of Tanawan headed by Mr. Rogelio Opulencia. The Asosasyon ng mga Barangay Kagawad headed by Councilor-elect Eugene Ison. Palakpakan po natin. Rotary Club of Katanawan, President Joel De Juan, represented by nasan ang membro ng Rotary na narito. Tanawan Medical Society, Dr. Caroline Montano, ang kasalukuyang Pangulo ng Tanawan Medical Society. Tanawan Lady Circle, Mrs. Teresa Laha, Asi Batit din. Sumba Ladies, nasan to? Meron pa pala to, oh. Of course, ang ating mga kasama sa panunungkulan, ang ating Chief of Staff, Mr. Casey Sanyano, together with all coming from the Office of the City Mayor, ang assistance given by the Chief Philippine National Police. Thank you very much, Police Lieutenant Colonel Antonio Rotol. And of course, ang aking pong mga kasama sa kasalukuyang panunungkulan, Konsehal Angel Burgos, palakpakan po natin. Our SK Federation President, John Kennedy Macalindo, Consul Glenwin Gonzalez, Consul Herman Bisagun, Consul Cristel Guelos. Siguro naman ko ay si ABC. Hindi pa ako nakatawag ka. Teko na, ABC
Rani Cruelda. Yan, dedicate ko kayo. Yan. So ito naman ho ay kaya ko I intentionally made my message this morning to be a lighter one kasi birthday naman ho ito. Na birthday yan. At obviously, kitang-kita naman ninyo na birthday. Dahil nagninisa pala ang may plato na. Nakaaga. Ganun ang pamilya ni Governor Modesto Castillo. But on the church now, kami po ay talaga on the part of the city government, we are really proud to have Governor Modesto Castillo. Ang maikling kalaman na nakita ko rito, I've been researching, honestly, of who is Governor Modesto Castillo. Pero wala talaga akong makita. There are very few or limited publication about Governor Castillo. Ang alam ko lang, he served the province of Batangas from 1922 to 1930. But in that short stay, ang iniwanan niyang landmark or legacy of his administration is, of course, the present provincial capital. And some of the important highlights in the life of Governor Castillo was imprinted or embedded in the different, what do you call that? Ano bang tawag ko sa mga, ganun yung mga marmol na nakalagay lang doon. But that is very limited. Secondly, I just don't know. Our guest speaker will definitely correct me if I'm wrong. Also, ang isang napakagandang legasiya ay ang Batangas Regional Hospital. To now ay kilala natin as Batangas Medical Center. At yung nakita ko nga, nung kada tayo ay nagsiselebrate at nagkakaroon ng floral offering, yung napakaliit din lamang information na naroon sa kanyang monumento sa labas. Serve as municipal councilor, judge of court first instance, then provincial. So kung titingnan nyo rin, no, nakakatangangitin itong si Governor Modesto Castillo. Why? Is it because he's a very human that I know that was able to serve the three branches of governance from legislative being a municipal councilor, from judiciary, from being a lawyer, and of course, yung executive being a provincial governor. Because the provincial governor are performing executive function. So kung titingnan natin, and we'll try to look on the different perspective, sino ba siya? Napakayos, napakagaling. All three branches of local governance have been part at naging maganda ang contribution niya. So, every time that I'm attending this kind of celebration, laging at the end of the day, lagi kong nasasabi sa sarili ko, kayo mong sabihin kahit kanino, I am very proud to be Tanawenyo dahil napakararaming magagaling na tao sa Tanawan, in one way or another, contributed to our history, not only to the history, but to the success and progress of the city, kung ano ang meron tayo ngayon. Ang isa mula ang challenge din, siguro Department of Education, walang may ito'y gusto kong i-challenge, is baka po naman pwede na magkaroon kayo ng kahit ang tawag ba doon ay elective, doon sa anong college ang tawag doon ay elective, kung o kaya. Pero sana mo naman, kung whatever you call it today, ay merong isang oras man lang for a week or a month na ang magiging ituturo ng Department of Education for our grade school student, high school student, and even college student is yung mga buhay na magagaling na taga-Tanawan na nag-ambag sa progreso at pag-asenso ng Tanawan. Kung titingnan po natin ang history, there are lots of Tanawenos who really excel in their different fields. But ang nakakalungkot, unti-unti, habang tumatagal, ay wala nang nakakaalala sa kanila. Kung hindi sila makaalala ng mga taga-Tanawan, what do you expect? Do you expect that other people will still remember them? Definitely, the answer is still negative. Ang nakakalungkot ho lang dito, every time that you encounter people who are expert in their field, they keep asking, taga-Tanawan ka pala. Do you know this guy? Do you know this guy who is a good ganito? At nakakahiya kung tayo pang taga-Tanawan
ang hindi makakasagot doon sa tanong. When we are the one expected to be proud of our kababayan. Just like, not just like Governor Modesto Castillo, pero yung mga taga-Tanawan na naging ambag sa pagsulo. At siguro maaaring natin masabi, they contributed so much for the city of Tanawan. Kung hindi sa kanila, Tanawan will not be a city. Tanawan will not be like this. At doon pa rin tayo titingin. Kaya po sa akin, ang laki naliniwala doon sa kasabihan na wala namang masama na lumingon sa nakaraan. Kasaysayan ang magdadala sa atin sa magandang bukas. So, with this, sana ko sa susunod, na ano rin naman ay ewan ko kung sino ang aking pakikiusapan, but of course, it is the obligation of the city with the help and aid of the family. And at the same time, our guest speaker this morning, baka kung sa susunod, kahit manipis na babasahin patungkol kay Governor Modesto Castillo, meron tayong i-distribute para pag-uwi. Meron mababasa patungkol sa kanya. So this is my challenge, of course, sa community affairs na siya nga kasama namin at naka-in-charge sa pamilya. Ang inyo naman is the contribution para mabuo natin ito. Pero kayo naniniwala, yun lang yung paraan. And this will serve as guide for the Department of Education para rin matupad yung ipinakikisuyo natin na magkaroon ng pag-aaral o paglinang ng kaalaman ng ating kabataan patungkol sa buhay ni Governor Modesto Castillo. So yun po ang ating challenge, pare-parehas, kumbaga sa eskwelahan, that will be our assignment. But anyway, ano hong petsa ngayon? Ngayon ay June 15. Pagdating ng June 15, ilang araw ho yun? 365 rin yun. One year na yun ha. So we have 365 days still to prepare the same. Kahit umpisa, ayan naman yung paggawa ng ganyan, mag-umpisa ka sa kung ano muna yung importante at naalala. Then as we celebrate yearly yung buhay niya, pwede natin idagdag ng idagdag until such time that we have a complete compilation of who is Governor Modesto Q. Castillo. So with that, happy birthday, Governor! Maraming salamat sa inyong lahat at sa ngalan po ng Lungsod ng Tanawan, karangalan namin na tanggapin kayo. And at the same time, it's really our pride to celebrate the 137th birth anniversary of Governor Modesto Castillo, a pride of Tanawan, ng lalawigan sa Pilipino, pero higit sa lahat, ako ay nakatingala dahil siya ay isang Tanawenyo. Patunay na ang mga taga-Tanawan, sabi nga nila, Tanawenyo, the best ka. Magandang umaga po. Maraming salamat. Maraming salamat po sa ating pong pangalawang punong lungsod, Gagalang-galang, Attorney Junjun Trinidad. Salamat po sa napakabuluhang mensahe po at sa assignment po na ibinigay sa Community Affairs. So ngayon po ay atin naman po pakinggan ang isa pong awitin mula po sa ating Tanawan Soloista 2015, Mr. Junel Castillo. Ayan, maraming salamat po. Ayan, ako po yung Castillo din. Ayan, para po sa inyo lahat. Thank you.
But anyway,
Hello. Isang mapagpala at magandang-magandang umaga po sa ating lahat. Sadya po nga napakaganda at napapanahon yung iniwang hamon ng ating nagalanggalang Vice Mayor Junjun Trinidad. Magiging sabi nga assignment o gawaing bahay ng mga nabanggit na personalidad at tanggapan. And of course, alam ko magiging malaki ang bahagi ng ating guest speaker this morning, my good friend and our partner of the city government since the time of the late Mayor Tony Halili. Mamaya makikilala niyo yung magandang lalaro natin, guest speaker. Ano pa? On behalf of our honorable City Mayor, Mary Angeline Chuit Halili, in my capacity as the Chief of Staff of the City Government, ipinahahayag ko ang pakikiisa sa pagdiriwang ng 137 kaarawan ng isang dakilang Tanawenyo, the late Governor Modesto Castillo. Inasmuch I would like to isasahin nyo sana, at isa nabanggit na naman ni Vice Mayor yung presence ng bawat isa, nais ko lang magpugay sa Castillo clan, sa Castillo family, sa patuloy sa pagkatabuyan ng paggunita sa kanilang kaarawan ay sa Leon de Castillo clan. At sana po, isa lang kahilingan, ipagpatuloy po natin at pagyamanin ang mga legasiya na naiwan ng Imaong Gobernador, kasama po ang ating sanggunian panlunsod, of course, headed by Honorable Vice Mayor Junjun Trinidad and the City Councilors. Kasama rin po ang iba't ibang tanggapan ng ating City Government. I would also like to take this opportunity again on behalf of the Honorable Mayor upang ipaabot po ang taus-pusong pasasalamat sa bawat isa that after 2 years, muli tayo nagkasama-sama sa ganitong gawain dahil sa pagkakaisa ng mga Tanawenyo against COVID-19 pandemic. And hopefully, magpatuloy-tuloy na po ang pagbalik sa normal na buhay sa lungsod ng Tanawan at sa buong sambayanang Pilipino. Nais ko rin pong samantalahin ang pagkakataon nito upang ipahayag ang aking pasasalamat sa bawat isa na naging kaakibat ng City Government during my stay in the City Government of Tanawan since the time of Mayor Sonia Halim, Sonia Torres Aquino, and up to these days, my last days in service. Although on my personal capacity, I'm still very willing na makipagtulungan sa City Government of Tanawan sa ngalan ng paglilingkod sa sambayan ng Tanawenyo. And at this juncture, wala po akong hinihiling at pinapangarap, kundi po sana suportahan natin ang susunod na administrasyon at maging epektibo ang samahan ng ating legislative and executive department for us to continue whatever projects na maiiwan ng kasalukuyang administrasyon. Kaya patuloy po ang ating panawagan sa bawat isa, sa bawat isang Tanawenyo, na nawa po tayo ay magkaisa tungo sa patuloy na pag-unlad, bahagi ng pangarap ng ating Yumaong Gobernador. Nakahabol po po ako nagre-research sa buhay ng ating Yumaong Gobernador
Ang nakita ko lamang po sa Google ay nabanggit na ni Ma'am Remy, yung ating MC, at ng ating kagalang-galang na Vice Mayor. So as I have said earlier, we are anticipating na malaki po ang may babahaging kaalaman ng ating guest speaker. So muli, sa ngalan po ng ating kagalang-galang na inanamunsod, Mayor Mary Angelicid Halili, ang aming pagpupugay sa Castillo family at sa lahat nating kasama sa City Hall, sa lungsod ng Tanawan at sa buong sambayarang Tanueño. Isang matagpala at magandang-magandang umaga po sa ating lahat. God bless us all. Marami pong salamat. Maraming salamat po sa ating pong Chief of Staff, Sir Casey Sanyano. At ngayon po ay para naman po ipakilala ang ating guest of honor and speaker, tinatawagan ko po ang aking, ang kanya pong kaklase mo ba? Kaibigan, apo ng ating gobernador, si Ma'am Maria Rachel Cabigao Holero. Good morning, everyone. Sa aming minamahal na Vice Mayor, Vice Mayor Junjun Trinidad, to the officer, the Zamboni ang Panlunsod members, at sa aming sa kinatawan ni Mayor Mary Angeline Halili, kasi Mr. Casey Sanyano. Sa officers and staff of the Community Affairs and Batangas Tourism Offices, sa mga nakakaalala at nagmamahal sa aming lolo na si Governor Modesto Quinio Castillo, sa manamahal kong mga kapamilya, kamag-anak, kapatid at kapuso, magandang umaga po. It was in April 2013 when I first met our distinguished guest. Some friends and I went to Taal to attend its annual festival, Ang El Pasubad, a celebration highlighting the products of the town. Empanada, longganisa, panutsa, suman, balisong, barong Tagalog, tapa, tamales, tawilis, at tunigan. We toured several ancestral houses, and it was in the Villa Vicentia home where we had some conversation together with Mr. Manny Inumalable, who incidentally is a cousin of our relatives from the Ezequiel Castillo clan. He was at that time giving heritage tours in Taal. We discussed several topics, and it was evident that he was knowledgeable about the history and the people of Batangas. He was curious and inquisitive, lalo na nung nalaman niya na apo ako sa tuhod ni Governor Modesto at apo sa pamangkin ni Sister Teresine. Naging mas mainit ang aming usapan. Mula sa kalatagan ng pamilya ni Derek, ang lolo niya na si Dr. Gerardo Sales Manas, ang unang doktor ng Bayan ng Balayan at Medical Director ng Central Azucarera de Don Pedro ng mga Zobel de Ayala sa Nasugbu mula 1961 hanggang 1973. Ang lola niya na si Belen Ascue Oxon Manmanas ay mula naman sa Balayan. She was a pianist from St. Solastica's Conservatory of Music. He earned his bachelor's degree in business management, major in marketing and sales from San Beda in Alabang. He practiced his degree with managing 3 scuba diving resorts in Coron, Anilao, and Isla Verde. When he conducted scuba diving expeditions in like liveaboard ship, he was also an account executive and assistant sales manager of a plastics manufacturing company, and then moved to banking and finance and worked at HSBC and Citibank from 2006 and to 2011. Day job niya po yun. He then shifted to politics. He was a member of the think tank of the Liberal Party. He was also the executive assistant to the to its director general, the late attorney Chito Gascon,
the former chairman of the Commission of Human Rights. Although he has no formal course in history or social studies or journalism, Derek is a born historian, a storyteller, mahilig ba magkwento. His passion for Batangas history started with his hometown in Calatagan, particularly in the field of archaeology. In 2010, he got into heritage conservation, most especially in the town of Taal, which instantly got him into heritage tours, just like Carla Cedran. For the past 12 years, he would regularly travel, explore, immerse, and write about Batangueño history, heritage, arts, culture, tourism, environment, including agriculture, which are his main advocacies. His fiery and passionate character, typical of Batangueños, landed him many shows in TV5, ABS-CBN, and GMA, from luminaries such as Luchi Cruz Valdez, Ed Lingao, Joe Francisco, Ana Marie Pamintuan, Robbie Alampay, attorney Mel Santa Maria, in shows such as Baluarte, The Chiefs, and Wagpo. He appeared 5 times with Lord De Vera in History with Lord, which was directed by June Sabayton. For ABS-CBN, he guested in Kuya Kim Achenza's show Matanglawin, and most recently, just last year, in Howie Severina's show Eyewitness, about the history of Kapeng Barako. He's also a regular columnist for the weekly Front Page, a regional newspaper based in Batangas City since 2016. And in 2017, he co-anchored a radio program at GBTO 99.9 with no less than the Vice Governor, Mark Leviste. In 2016 as well, he became a formal member of perhaps the most prestigious organization of Batangueño men, the Batangas Forum, which was co-founded by former Tanawan Mayor Paquito Lirio with the late Mayor Teroy Olfato and former Vice Mayor Manny Paradas. He was even elected the Public Relations Officer. In 2019, he was designated by Vice Governor Mark Leviste as consultant and advisor for the Committee on Tourism, which he chairs at the Sanggunian Panlalawigan. Derek is also the chairman of a 70-strong organization of Batangueño artists called Grupo Sineng Batangueño. In 2016, Derek got into show business through his famous celebrity uncle, who was then the Director General of the Film Academy of the Philippines, no less than Leo Martinez, himself of Balayan, Batangas. He's fondly called Congressman Manhing Manaon from Hinder. He took an interest in filmmaking and acting under his uncle and took his basic film creativity course. Today, he already acted on four films, Contra Vida Ba? And directed 3 short film documentaries. At present, he is doing the biography of former Mayor Paquito Lirio, which will soon come out. And he, together with his uncle Leo, will be doing a project for the province, the Batangas Short Film Festival, which was recently approved by Governor Dodo Mandanas. My friends, my kababayans, kaibigan at kamag-anak, ladies and gentlemen, Mr. Derek Gerardo Cruz Manas. Maraming salamat, Chen. At napahaba yata yung aking naisulat na resume. Pero yun po ang aking kasalukuyang ginagawa. At magandang umaga po sa inyo lahat, Vice Mayor, Attorney Junjun Trinidad, sa mga konsehal. Ngayon pala nakita yata si Miss Philippines. Ang ganda mo talaga.
Crystal Guelos, konsihala, at sa iba pang konsihal, pasensya na kayo, yung iba hindi ko yata kilala. Special mention to Mrs. Emerlina Lirio, the former First Lady of Panawan, kay Chief of Staff Sanyano. Sir, mabuhay kayo, kumusta na kayo? Ngayon lang tayo nagkita. At syempre sa pamilya Castillo, sa mga descendants ni Governor Modesto Castillo, ikinararangal ko pong na nandito ngayon. Mabuhay po kayo. Maraming salamat po sa inyong imbitasyon. Okay. Ako po ay tagamalayong bayan ng Kalatagan at Balayan. Ako po ay descendant din ng isang gobernador ng Batangas na si Galicano Apacible, ang gobernador noong 1907 na barkada ni Jose Rizal. Ngunit hindi nyo na itatanong, ang ina ni Lolo Canoy ay si Catalina Castillo na nagmula din dito sa Panawan, Batangas. So we share something together, no? Kamag-anak ko siya sa Apacible, kamag-anak niyo siya sa Castillo. Ngunit sa pagbabasa ko, tama si Vice Mayor, kakaunti ang istorya tungkol kay Governor Modesto Castillo. No? Sa aking pagbabasa ay nakita ko na unang-una, ngayon ko lang nalaman na siya pala ay anak ng isang mayor. Si Mayor Sixto Gonzales Castillo. Nung tinitignan ko ang listahan, wala tayong masyadong listahan ng mayor noong panahon ng Kastila. The first mayor of Tanawan during the American era was Pedro Carandang. Yan ang lolo nila Ambassador Ray Carandang at ni nasirang attorney Dante Carandang. The last mayor during the Spanish era was Roberto Laurel. That's the grandfather of Mrs. Lirio because her mother was Leonila Laurel, anak ni Roberto Laurel, kapatid ni Sotero Laurel. Si Sotero ay tatay ni President Jose P. Laurel. So probably in my analysis, Mayor Sixto Castillo was mayor perhaps during the 1880s when Modesto, Governor Modesto Castillo was born in 1885. Let me complete that list. Kukumpletuhin ko ang listahan ng lahat ng naging mayor ng Tanawan, ibibigay ko sa LGU. Now, I'm also a genealogist. Napansin ko, Gonzales pala ang lola ni Governor Modesto Castillo. Napakaraming Gonzales dito sa Tanawan. One is Mayor Pico Gonzales, the longest mayor in modern history from 1951 to 1967. The grandmother of Mayor Paquito Lirio is also a Gonzales. The governor prior to Modesto Castillo was Nicolas Lanting Gonzales, who married Albina Laurel. Pag pinaliwanag ko, ginagawa ko ang genealogy ng maraming angkan at pamilya sa Batangas, kung ipaliliwanag ko rito ay pakamasiraan kayo ng ulo. Dahil ang mga siraan ulo na, mga nakakaintindi na, marami na akong nasiraan ng ulo sa akin. I have tons and tons of documents of old birth certificates and death certificates na kinukuha ko sa mga lumang simbahan. So inaayos ko po ito. In fact, I just discovered that the wife of Modesto Castillo was Amanda Tapia Lat, right? You are related to Vice Governor Mark Diviste because his great-great-grandmother was Rufina Lat Panganiban, who married Don Julio Diviste. That's the parents of Governor Sanoy Diviste. So galing din sila sa Lat. I will try to connect all these plans and then I'll give it to Che.
Okay, kung kami sa bata sa balayan ay paikot-ikot din lamang, no, kayo'y paikot-ikot din lamang, nagkakonek lamang tayo sa Kastilyo sapagkat may isang Kastilyo nag-asawa ng taga-balayan na si Vicente Apacible, yon ang magulang ni Calicano Apacible na aming mga ninuno sa balayan. Okay? So, anyway, mapunta tayo sa accomplishment ni Galingting Governor Modesto Castillo. Marami pala siyang pinagawang mga daan. Yung nga, yung papunta sa Cuenca, yung papunta sa Salubo, no? At sari-saring mga daan. Pati raw yung Tagaytay Highway, no? Papuntang Nasugbu. Yan ay aming distrito, the first district of Batangas. Ngunit ako'y nalulungkot sapagkat ni isang highway ay walang nakapangalan kay Governor Modesto Castillo. Samantalang siya ang nagpapawis doon. In my capacity as the consultant for heritage and tourism sa Sangguniang Panlalawigan, let's start working together. I will lobby to name a highway after Governor Modesto Castillo. I submitted to check several old photographs of the Batangas capital when it was being constructed in 1926. All in black and white. Habang itinatayo siya, nakulimbat ko yun somewhere, no? Sabi ko kay Chet, pa-blow up natin, pa-display natin dito sapagkat ang Kapitolyo ng Batangas ay ipinagawa ni Governor Modesto Castillo kasama nga, ang sabi nga ni Vice Mayor, ang hospital or ang Batangas General Hospital. So I'm donating those old pictures of the Capitol when it was being built in 1926. Nalulungkot din ako ni isang maliit na park sa loob ng Kapitolyo ng Batangas ay walang nakadedicate kay Governor Modesto Castillo. Nasabi yata niyang ating gobernador na si Hermilando Dodo Mandanas ay maglalagay yata siya ng isang lugar doon dedicated to Governor Castillo. Ngunit siyempre inabot na ng eleksyon. I'll make a follow-up to him and very soon we might gather there at the Batangas Capitol to dedicate a park before your great-grandfather, Governor Modesto Castillo. Yan po ang aking munting mga trabaho sa lalawigan ng Batangas. I'm not into hardcore politics, but I always love history, heritage, arts, and culture. Alam niyo ba, that once upon a time, the Americans were trying to lobby that instead of Subic, they wanted Batangas Bay to become a naval base. Dito dapat itatayo ang U.S. Naval Base sa Batangas City na tinutulan ni Governor Modesto Castillo noong 1920s. Sapagkat alam ni Gobernador na kapag dito itinayo ang U.S. bases, ay baka tayo maging Olongapo. Dadami ang mga magiging Sin City tayo. Dadami ang mga beer house. Di sana ay merong mga Batanggenyo ngayon na mukhang Amerikano, may blandi ang bahok at meron ding negro. Ngunit nakita ni Governor Modesto Castillo ang masamang kahihinatnan kapag tayo ay nahaluan ng mga kung sino-sinong mga foreigners na dadaong sa ating dalampasigan. Basically, mga Amerikano. So, ito ay mahigpit niyang tinutulan kung kaya sila na ang mga Amerikano ay nanatili sa Subic Naval Base at yung Olongapo ang kanilang naging parausan. So,
Dahil dito, naprotektahan niya ang Batangas. Unang-una, tayo ang huling sumuko sa mga Amerikano sa pamamagitan ni General Miguel Malvar. Itong pinatatayuan niyo ay dating eskwelahan ni Padre Valerio Calao Malabanan. Diyan sa mga kinauupuan niyo, niyayapakan niyo ngayon, dito naglaro, nagbasa, nag-ikot sina Apolinario Mabini, sina General Miguel Malvar, sina Sotero Laurel, at magi ang ama ni Modesto Castillo na si Mayor Sixto Gonzales Castillo. Isa tong eskwelahan na kung tawagin ay Eskwela Pia, na sinasabing si Padre Valerio Calao Malabanan, isang paring tagalipa, ang nagtanim ng kaisipang nasyonalismo sa kanyang mga estudyante, o kaya karamihan ng kanyang estudyante ay naging revolusyonaryo. So we are standing on hallowed grounds. Nasa loob tayo ng isang silid, bagamat wala na ang mga lumang pader, ngunit nandito pa rin ang espiritu ng mga yumaong bayani na nagmula dito sa Palawan at sa Santo Tomas. Sabi nga ni Vice Mayor, napakaraming magagaling dito sa Palawan. I used to call Tanawan as the Thomas Jefferson country of the Philippines. And who is Thomas Jefferson? Thomas Jefferson created the American Declaration of Independence and the U.S. Constitution. He was the third president of the United States. It was the Tanawenos who created most of the Constitution. And in 1898, Apolinario Mabini drafted the first Asian constitution known as the Malolos Constitution. Jose P. Laurel was one of the brightest men of his age. According to President Manuel Quezon, President Laurel has the mightiest pen in my cabinet. He was one of the seven wise men of the 1935 Constitution, chaired by another Batangueño, Claro M. Recto of Lipa, Batangas. In general, I always call Batangas as the intellectual country of the Philippines. Nandito ang pinakamahuhusay ng mga tao mula kila Jokno, even Cecilia Muñoz Palma was from Bawan, Batangas, who created the 1986 Constitution, the one that we are using now. So, nandito ang mga great thinkers. And particularly, Tanawan, you have Mabini, Laurel, of course, you have Modesto Castillo, isa sa pinakamahusay na governor, you have Doroy Valencia, you have Joe Guevara, and you even have a linguist here, don't you know? Jose Villa Panganiban, the foremost Filipino linguist, was from Tanawan, Batangas. Yun nga ang sabi ni Vice Mayor, nakakalungkot sapagkat maraming kabataan ang hindi na nalalaman at natatalos. Siguro, magkaroon tayo ng isang proyekto bukod sa isang booklet para kay Governor Modesto Castillo ay gumawa tayo ay direct films now. I continued to study filmmaking under my uncle Leo Martinez. In fact, we are launching a Batangas Short Film Festival on December. So, minitingin nga kami ngayon sa Taratas Airstrip. Pagkatapos ito, ahabod ako dun sa Batangas Forum. And darating yung head ng Batangas Tourism. And of course, we would like to highlight Tanawan, Batangas. I suggest sa pamilya ni Governor Castillo, mas mura ang film, ang short film. Pero we can make a booklet, pero mas mura ngayon kasi ang mga millennials ngayon are visuals eh. They're more visuals. O konti na lang ang nagbabasa ng libro ngayon.
Pero pwede natin subukan muna. I can go to the National Archives, the National Library, try to pull out something there all about Governor Modesto Castillo, kung meron pang mga natitirang dokumento o lumang magazine that would say something about him. And then we can, from this small booklet, we can try to create a short film. This short film, pwedeng gamitin ng mga kabataan, ng mga teachers ng Tanawan para ipakilala si Governor Modesto Castillo sa mga kabataan at sa mga susunod na henerasyon ng mga Tanawenyo. I'll offer my services, I can direct it, no problem. So, I just directed a short film in Lian for the son of Vice Governor Mark Leviste, si Ronin Leviste, who just won as Vice Mayor, 23 years old. Gumawa kami ng documentary, tuwan-tuwa ang mga taga-Lian na ipalabas na sa Facebook. Ngayon, ginagawa ko ho ang documentary ng Balayan. Hindi pa ho kami tapos. So, I'm offering this to you. I can seek the help of my uncle, Leo Martinez. We can, aside from Governor Modesto Castillo, we can put the history of Tanawan on film for the appreciation of the present and the next generation of Tanawenos. So, yun po ang aking maya-alay sa inyo. Now, currently, I'm making the book of Mayor Paquito Lirio due to be out siguro probably mga October, September, October. Na-delay na ho ng pandemic, pero halos patapos na po kami. Si Mayor Lirio ang interviewin nyo sa napakaraming bagay sa Tanawan. Siya ang encyclopedia ng Tanawan. Ang dami kong natututunan doon. Alam nyo, sabi niya, ako'y bilib dyan kay Governor Modesto Castillo. Kami mga bata pa noon. Yan ay naging gobernador na bumaba pa sa pagkakonsihan. Sabagkat after World War II, basag na basag ang Tanawan. Sirang-sira ang Tanawan. Nagkaisa daw ang lahat ng mga taga-Tanawan na siya pare, ikaw mag-mayor, kami magbukonsihan. Governor Modesto Castillo, right after becoming governor, by the way, he was governor twice, huh? He was the first governor elected three times from 1922 to 1930, and then he became governor again in 1946 and 1947. 1947, 1 year he stepped down, he volunteered to become a councilor until the 1950s. So, sa panahon ngayon, well, baga isang politiko o public servant ay nakapagsilbi na bilang mayor o governor, ay bakit ka pa magsisilbi ng kunsihan? So, what Governor Modesto Castillo did is all about humility. Kailangan ako ng Tanawan, sinira ng mga hapon ng Tanawan, sinunog ng mga hapon ng Tanawan. Particularly, dinocument ko, if I may mention, dinocument ko kung paano sinunog ng mga hapon ng Tanawan, particularly yung barangay Bilog-Bilog na kung tawagin ay Barrio of the Widows. Nagsama ako ng mga hapon dyan, baka very soon nagtatayo kami ng maliit na monumento tungkol sa mga pinatay ng hapon dyan sa Barrio Bilog-Bilog. O perhaps dito na rin sa sentro ng Tanawan as a tribute for those who died during the liberation of 1945. So anyway, wala masyadong nakasulat tungkol kay Modesto Castillo. So let's launch something in cooperation with the Tanawan LGU, with the Castillo family, with the Batangas capital. Let's name streets after him, highways, parks. So,
The next generation of Batanggenos would continue to honor him, would continue to appreciate him, so that his name shall never be forgotten. Okay? So maraming salamat po sa inyo. Yan po ang maya-alay ko para kay Governor Modesto Castillo. Maraming salamat po sa atin pong napakagaling na historian. Marami po tayong natutuhan. At para po ibigay ang atin pong pasasalamat, laki ng pasasalamat, tinatawagan ko po ang pamilya po. Pamilya po ng Modesto Castillo, ang ating pong pangalawang punong lungsod at ang miyembro ng Sangguniang Panlungsod. So babasahin ko po muna, Republic of the Philippines, Province of Batangas, ang nilalaman po ng ating plaque, City of Tanawan. This plaque of appreciation is hereby awarded to Mr. Derek Gerardo C. Manas, Batangas historian, in profound acknowledgement of his invaluable support extended as guest speaker, whose message delivered during the commemoration of the 137th birth anniversary of the late Governor Modesto Q. Castillo, added meaning and significance to every Tanawenyo and made the said occasion more memorable. Given this 15th day of June 2022 at Governor Modesto Castillo Memorial Cultural Center, Tanawan City, Batangas, signed by our City Mayor, Angeline Sweet Ison Halim. So yan, palakpakan po natin muli. Yan po ang ating napakagaling na historian, Sir Derek Gerardo C. Manas. Maraming salamat din po sa nagpakilala, si Ms. Rachel Gabigao Bolero. So thank you, sir, sa napakaraming pong yung naibigay ng mensahe. Ano po, napakabulong ang mensahe. Photo op. Sige. Sa family po, Castillo family. Thank you.
Magsimbo po muna kayo at ngayon po ay pakinggan naman natin ang isang awitin po mula po sa ating kasamahan sa office po ng city government. Balakapakan po natin Ms. Matet De Leon. Matet Malaluan. Matet Malaluan. Magandang tanghali po, artista na po. Parang kung sa inyo na, taba kayo po ay kumakain, enjoy lang po. Thank you.
lang kung sandali ang ating pagkain. Alam ko po, medyo gutom na tayo lahat. But I'd like just to give the message of thanks to all of you. Firstly, to Mr. Casey Samyano, Chief of Staff, under the office of Mayor Halimi. Of course, to the Debonair Vice Mayor. Attorney Anthony Hildo Trinidad Jr. Also with us are Joseph Castillo, Anthony Hildo Trinidad Sr., Honorable Angel Siburgos, Glenn Wynn Gonzalez, Dr. Cristel N. Villon, Herman Teresago, Isidro M. Luelda, John Kennedy M. Makalindog. Sa mga pambunsod members, of course, our distinguished guest speaker, Mr. Derek Rodomanas, Tanawan City officers and members of the different organizations, relatives, friends, fellow Tanawenos, and fellow Batanguenos, good morning. A lot of things happened when coronavirus affected the whole world during the last part of 2019, which unfortunately is still present in the midst of our countries today. Through these years, both national and local governments have shown unrelenting efforts and selfish dedication and commitment to their duties and during the operation, love, care, and concern that flowed from every sector of our society. We saw how the whole mankind unceasingly joined their hands in prayers, begging God to end coronavirus. We are sincerely thankful that God has somewhat healed the world, even if not as totally as yet, from the ravages of this pandemic. A genuine proof is our meaningful celebration today. With hearts full of gratitude and jubilation, we are gathered as one united family in commemorating the 137th birth memorial of our dear Nono, Governor Modesto Quino Castillo. As we look back to the humble beginnings of Nono Modesto, I invite you to value the present with great pride and joy, envisioning the future of Tanawan City with hope and excitement, knowing that what we do today will greatly determine the future direction of this great city. As we are united in love and prayer, our past and present officials affirm and continuously affirm their commitment to the creation of a more just, more humane, and more honest society. Through constant efforts to put to life Tanawan City's philosophy, vision, mission, and objectives. I am very, very confident that Lola Modesto is truly happy and proud to see how Tanawan City, the place where he hailed, had grown by leaps and bounds from a simple town to a vibrant, progressive, distinct, and respectable city in the South. The past speakers spoke highly with great esteem on the achievements of Lord Modesto during his military service as governor of Batangas City. I vividly recall how these speakers highlighted Lolo Modesto's mantra, inspiring drive to serve. And I told, I will bring the government to my people. End of quote. It is with deepest conviction that everything
that Tanawal City has achieved for the past many, many years is a product of hard work, dedication, cooperation and commitment by both the city government and its local constituents. It is with fervent prayers and sincere hope that the city leaders and the Castillo clan can forge a partnership for a better Tanawan City in particular and a better Tanawan, Batangas province in general, not just for ourselves, but for a beautiful and resilient city and province to be inherited by future generations. I exhort you all to live Lola Madreso's advocacies of strong faith in our God, integrity, honesty, and value formation to the youth, and most of all, abundance to all. At this point, I invite the Castillo family and the city government to accept the challenge of our dear Vice Mayor and our guest speaker to really uphold. By way of booklets and films, the legacy not only of Lolo Modesto, but the whole the dedicated servants of this great city. Permit me now to welcome and acknowledge my Balikbayan cousins who are here with us, namely Babel Castillo Poniente and her family, Julie Castillo Uzi and her husband Dave. On a personal note, allow me to say thank you to the family members of the Castillo clan, namely Batik Castillo Pamplona and Marigil Castillo, and Rachel Tabica Guerrero for being the lead coordinators in today's event. Finally, on behalf of the Castillo clan, specifically the Castillo Herrera family, the host for this year's celebration, we would like to express our sincerest gratitude to the family, to all the officers who have been present, the Sabunian Kabagdan Federation, under John Kennedy Makalimbong, Association of Barangay Kagawad, under Eugene Ison, and Vice President Lorenzo Mercado, Liga ng mga Barangay, under Isidro Ruberta, of course, our very dear Vice Mayor, Jewel Trinidad, and the Sabunian Panginoon members. Sorry, I was given this list. So please bear with me. The community organizations under Engineer Angie Miranda, NWPP Southern Luzon Water Corporation, the Bacolod also, Samahang Batanggenyo, under Mrs. Evelina Lillo, the Tanawan City Lions Club under Michael Manese, the Rotary Club of Tanawan under Joel Dewan, UKC Tanawan City Chapter, Edwin Mamudat, under Zunga Ladies of Tanawan, under Milagrosa Dimapilis, the Tanawan Ladies Circle under Teresa Laha, we have Tanawan Medical Society under Dr. Edgar Sumang, represented by Dr. Caroline Montano. Other religious organization under Hermanidad de San Juan. To all the senior citizens for giving their precious time to be with us today. And to all the wonderful people who gave their tireless effort, precious time, and valuable assistance in ensuring the successful holding of this event. The clan, the Castillo clan, is indeed very happy to see you all. And last, but definitely not the least, the Tanawan City and Batangas province, not only for the honor and tribute that they extend to Governor Modesto Castillo,
but most of all, for instilling the memory, spirit, values, and advocacies of this great and honorable man, forever alive in the life, in the minds and hearts of men. God bless us, at mabuhay ang siyudad ng Tanawan at ang lalawigan ng Batangas. Maraming salamat po at muli sa magandang umaga sa inyong lahat. Maraming salamat po kay Ma'am Marilu Herrera Villegas. At salamat din po kay sa Herrera family for hosting this event po. Yan. So, salamat po sa atin pong mga sa pamilya po ng Castillo, Mariano Castillo, Florencio, Carlos, Aida, Jose Castillo, kay Ma'am Maria Cabigao Jolero, kay Mapalu Herrera Villegas, kay Colonel Artur, yan po, Castillo. Ang amin po laging nasa office namin at ito para po sa pagdiriwang na ito, si Tita Batet at si Tita Mabi. Nasaan na, Tita Mabi. So, maraming salamat po sa ating pong City Information Office, sa pamuno ni Sir Jerry Laresma. Like po tayo, Tanawan City's Hope in Action. Sa GSO, sa pamuno po ni Sir Jul Rivera. Sa PNP po, sa pamuno ni Police Lieutenant Colonel Antonio Butol Jr. Sa CDRMC, sa pamuno po ni Sir Ed Mendoza, Mr. Cesar Balducho. Sa aking pong office, Community Affairs Office, sa pamuno ni Sir Ed Haliores at sa mga staff po, maraming salamat. At sa inyo pong lahat, maraming salamat po. Magkita-kita po tayo muli sa susunod na pagdiriwang. Ako po si Remy Asul at magandang tanghali po sa ating lahat.